May tanong lang po ako tungkol po sa exorcism pa rin yata ito, yung sa curses actually, particularly more on yung gayuma ba? Paano malalaman na ang isang tao ay ginayuma? Tapos anong gagawin namin, kasi may kaibigan na kung pinagdududahan ko na ano siya, may nagayuma yata kasi tuwing hapon o mga alas 6 hanggang alas 8 parang naano na siya, na nag-iisip siya doon sa taong yun kahit malayo, tapos hindi mapakali. Ano bang dapat gawin? Paano namin malaman na nagayuma siya o kung ano lang? Okay, Brother Wendell. Okay, una, di basta-basta natin malaman kung paano na gayuma without proper diagnostic interview and even proper diagnostic prayer para sa ganyan. Tulad nga sa may sakit na cancer, di agad-agad yan madiagnose at makita natin kung walang proper diagnose. Okay, may kaso kami dyan sa aming office na isang dalaga, dahil ang kaniyang mga magulang ay palaging lumalapit, sumasangguni sa albularyo, ang nangyari, pumunta sila sa albularyo, yung albularyo na yan na lalaki, na nakapunta sila mag-asawa kasama yung anak nilang dalaga. As part of ritual, pinainom ng albularyo ng isang basong tubig ang naturang dalaga. Pagkatapos makainom ng tubig, abay ayaw nang umuwi kasama ang kaniyang mga magulang na natili na lang sa albularyo. So ang nangyari, nagiging asawa siya sa albularyo sa ilang taon, mga 6 na taon siguro yon. At yung albularyo na yan ay pinatay, binarel, dahil ang daming atraso sa kanyang mga pinagagamot. May mga atraso, sexual molestation, harassment and rape. So, kaya nabarel. Pero, yung dalagang yan, napatay na yung kinakasama niyang albularyo, nagkataon na meron naman siyang kinakasama. Pero, nagtaka lang siya, bakit matagal na patay na yung nauna niyang kasamang albularyo at meron na siyang kasama, parang hinahanap-hanap talaga niya, no, ang namatay ng albularyo. Nagsagawa kami ng diagnostic prayer para sa kanya, pero nang nagsimula na kami ng diagnostic prayer to break curses and spells tungkol sa love poison, nag-react talaga siya. Grabe ang sigaw niya, ang lakas, at di niya alam ang pangyayari dahil yan sa kapangyarihan ng demonyo na nag-take over sa kanya dahil sa ipinainom na may spell sa naturang albularyo. So paano malaman natin? Di agad natin yan malaman, maliban man lang kung magsagawa ang diagnostic prayer o diagnostic interview. So, lalapit talaga kami dito sa pinakamalapit na pare na pwedeng maka ano sa amin, maka-recommend doon sa exorcist. Yes, kung magtanong kayo sa parish priest ninyo kung meron bang appointed exorcist, at magtanong kayo kung sa naturang diocese, meron ba silang office, lapitan ninyo ang case officer, siya ang magsagawa ng diagnostic interview at magprepare sa inyo bago pa ang isagawa na prayer of deliverance. Ang Office of Exorcism nasa Archdiocese po ba yan o sa parish mismo, sa ng pari? Nasa parokya yan, pero kung may office na sila tulad ng
Diocese of Talibon, may office sila, Diocese of Tagbilaran, Archdiocese of Manila, Archdiocese of Osamis. So, magtanong lang kayo sa parish priest kung saan makalapit, sino ang appointed exorcist. Eh, hindi lahat na mga dioceses na may appointed exorcist meron ng office. Ah, sige. So, hanapin lang naman. Okay. Sige, mag-ano na lang kami.